네. 무슨 티? 여기 아니야. 침대했어. 자. makikita niyo sa screen, merong 3, 4, 5, 5 pagpipilian ng pangalan. Gusto ko palang i-shout out dito yung nagbayad ng ating hospital bill. 23, is merong nga nag-message na ayuda. Ito na yung ayudang malaki. Pero hindi namin to talaga expect, no? Uro? Nugutan mo ito. Kentayo! Kentano! Yo. Yung laki o. Makain na ang isa. Ayun na. Ayan, papasok na yan sa trabaho. This is our room. So, dito pa lang. Yan yung gagawin dyan. Ayan. Pero lalagyan muna to ng mainit na. So, ito yung breakfast ko. It's 8:24 na. Ayan, New York. Pero kaninang 7:30 pa to hinatid. Sabi ko, ilagay lang muna doon. Kasi naantok pa ako. Medyo maga pa yung mukha ko. Kagising ko lang. Kaya mo na ako. Ayan, lalabas na tayo today. Kaso lang hinintay ko pa yung asawa ko. 11:30 to 12 pa yung darating. So, naready ko na yung mga gamit. Mamaya mahawakan natin si Chupok. And ano kayo magiging reaction ng mga bata, ni Omuni, pag nakita sa personal, kasi nakikita lang nila sa video. Ayun. So, may work kasi yung asawa ko, and ayun nga, mga 11:30 to 12 pa daw siya makakapunta ng hospital. So, dati, kay Duyun at Nayon, si Omuni talaga is, siya yung laging naghahawak pag uuwi na kami, so nandiyan siya lagi pag pauwi na kami. Kaso lang today, siguro hindi siya makakasama kasi nga, di ba, pagod din si Omuni. Isipin mo, dalawang bata yun na ano, papakainin niya, tapos dadamitan, yung mga ganun. Pero si Duyun naman, ano na ngayon, siya na yung nagdadamit, mecha, sapatos. Pero kahit na ganun, syempre, alalay pa rin sa mga bata. Dumating na yung asawa ko, magbabayad lang ng bill. Kasama pala si Omuni, nag-taxi sila kasi yung sasakyan ng asawa ko nagnaka-park na pala dito. So, nag-taxi sila papunta dito. And after ng billing, ayan, out na kami. Tapos, punta kami kay Chokpo. At saka may sobra pa palang ano, ma-achievement. Ito nun sa yung card, yung bigay ng gobyerno. So, pwede ata din din ikaltas yung bill. Meron kami existing bill kasi dito sa room, hindi naman to libre. So, kahit may insurance, itong room hindi libre. At saka yung iba pang bayarin. So, ewan ko magkano yung bill today. Ate! Ayan. Kunin na natin si Chukpuk. Dito sa 5th floor. So, ayan. Kukunin na si Chokpok. At ito yung mga ibang pa-free sa amin to. Ayan.
So, dito din ako nagpadede. You say that I'm psychotic, but they like it like that. It's like every time the conversation changes, no one right back. Right back. You say that I'm psychotic. So, nandito yung asawa ko. May kinukuha dito sa pambata na ano. Kasi after 1 month, may check yung tenga ulit na ano. Chuk po! Ay, kaya. Diba siya? Diba? Kunin pa yung sasakyan. Parking. Ay. Chani. Say that I'm psychotic, but they like it like that. It's like every time the car lunch now mean. Congratulations. You say that I'm psychotic, but they like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that. Ah, oh, you mogo sipo? Mogo lunte? Boja. Yo chupo que chimde. Chupo chimde ya, ¿verdad? Sticker anya. Chimde. Ayuna, ba. Digo ani, digo ani. Chimde ani. Chimde mandoreati. Vaya na yon. Bed. Kabyo? Mani mugo? Mani mugo ani. Jom dance dance also inne. Uy. Yogi anya, chim deso. Igon chupoki ayuni ayuni. Aigo. Oh, buhat tumulong na oh. Oh.
Sige na ilalagay eh. Dilinis pa ni Madir. Ang bait ni Manho. Kaya? Days ni Chukpuk ni mamaya sasabihin ko sa inyo yung ano yung napili namin, nabili naming pangalan para kay Chukpuk, no? Tapos ang gawain dito pag 7 days dadasalan. Yung penuguya halbe halbe chua kamaniso halbe ba. Walang pakialam. Thank you very much sa nanonood ng ating birth vlog, no? Sa ating birth vlog 1, birth vlog 2. At saka, ito na nga yung patapos. Pero syempre, mag-vlog pa rin tayo ng about sa birth, about sa breastfeed journey ko, sa mga, ano pa, aside sa Philippine food, no? Kasi, syempre, hindi naman ako makapag-weekend ganap. Kasi nga, yung mga, actually, yung lumalabas lang ngayon yung asawa ko, mga bata, pag Sunday, pag nandito si Omoni, kasama si Omoni, ayan, sama si Omoni. Tapos, kami lang dito ni Chukpuk. And, ayun, nakabili na din ang pangalan kay Chukpuk. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung napili namin na nabili na pangalan kay Chukpuk, no? At saka, yung ayuda. Nagulat kami sa ayuda kasi wala naman kami alam. Pero, nung malapit na akong manganak, meron yung sinabi si Indijen na ganun-ganun nga. So, parang yung asawa ko na sinabihan ko na may matatanggap na ganun. Sabi ng asawa ko noon is, baka hindi parehas kasi nga yung munisipyo namin is medyo malaki. Baka dito konti lang ganun. So, sasabihin ko yan sa inyo while magtutupit tayo ng ating meron na naman akong tupihin dito. Ito na, hindi na to pambata. Ito is yung mga towel. So, bago yan, no, may mga nagtanong kung magkano daw yung ganun na pag ma-admit ka sa hospital na ganun. So, actually, gusto ko palang i-shout out dito yung nagbayad ng ating hospital bill. No, merong nagbayad ng ating hospital bill at walang iba dyan. Thank you so much, my mother-in-law. Si Omoni yung nagbayad. Pero nalaman ko na after nung lumabas kami ng hospital, since naka
private tayo na room, ano, basta lahat ng nabayaran is nasa Parship Manon mahigit or nasa mga 30 plus, ganun, 36 at ano na yun, malapit na mag-Kushib. So, nasa mga ganun, 30 plus, 36 plus, ganun. So, kung makita nyo talaga, ibang-iba din siya sa, ano, sa hospital sa Pilipinas, like dito. Kasi nga, kung makita nyo is, hindi ko talaga siya kasama sa bed. Andyan lang siya, natutulog. So, kapag kami lang dalawa dito ni Chukpuk, dito kami natutulog sa higaan. Nagpabili talaga ako ng higaan ni Chukpuk kasi alam niyo naman, madalas talaga, bago kami matulog dito, may padis ko nga sa bahay. Yung mga bata dito, talon ng talon. So, kawawa naman si Chukpuk. So, kailangan sa dito, mahiga. Pag ano, pag nandito din yung mga bata, medyo, alam niyo naman, bako kulit, magbiglang takbo dito sa higaan, ganyan. So, para safe na din, bumili kami ng higaan niya. At saka, ayun nga, pag kami lang, dito kami nahiga, para banding namin, no? Magkatabi kami matulog, ganun. Buti na lang, pag gabi, hindi naman siya nag-ano na mag-iyak-iyak kasi dito siya pinapahiga. Hindi naman, mabait yan siya. Tingnan niyo naman, habang nagsasalita ako. Hindi talaga namin katabi yung baby doon. So, Korean style talaga. So, huwag nyo nang anuhin kasi ganun yung Korean style. Ganun yung ano dito sa Korea na parang siguro mag-rest talaga, lalo ng mga Koreana. So, siguro ganun. Makapag-rest talaga. Tapos, meron pa nga yan dito na 2 weeks talaga na ano lang yung ibibigay lang sa'yo yung bata pag magpadede, ganun. Yun naman ang tawag ni Churiwon. Mahal yun. Pero, mga Koreana talaga noon, nagaano niyan. Kasi nasa mga 120,000 2 weeks. Doon ka lang 2 weeks, magpapahinga ka lang talaga ng magpapahinga. Yung babata is, hindi mo katabi. Ayan, magpapadedi lang. Tapos, di ko lang sure kung anong oras. Pwede mo namang itabi din sa'yo, pero not all the time talaga. Kasi magpapahinga ka lang doon. So, parang ako dati dahil kado yun, inoperan din ako noon. Pero sabi ko, ayoko, parang bored. Tapos sayang. Parang ako. Tapos ayun na nga, doon ko na experience din ko yun na meron tayong Toomi. So, sa next vlog ko na lang sasabihin din yun sa inyo, bakit hindi natuloy yung ating Toomi, no? Hindi natuloy yung ating nagpakuha tayo na magbabatay sa akin. Hindi ko yung tinuloy. Tapos, sa atin eh. Diba? Pag nanganak ulit, kung hindi ka naman na CS or na ano, kahit CS nga, pag nakautot ka lang, nakaano ka lang. Kasi yung kapatid ko, CS siya. So, pag tapos niyang makautot, sa pasintabi lang, maka, diba, makatae or makaano, so pwede ka nang lumabas, no? Basta may pambayad lang tayo ng bill. Oh, it's cool. Nakakaiyak ko naman yung bill. Kasi naano din ako sa kapatid ko kasi bigla na CS nga siya. Doon na tayo sa pangalan. So, yung napili naming pangalan, actually, pasal yung isang phone ko. I mean, bakit ba bumibili ng pangalan yung mga Korean? Siyempre, may mga paniniwala sila, lalo na yung kung anong kailan lumabas, anong oras, may mga ano yan sila, na ayan yung magandang pangalan, may pangalan dyan, may mga meaning din yan. So, kay Do yun is parang, yung meaning yun is parang high, na ano, parang center of attraction, gusto niya laging siya yung parang makita talaga, ganun. Si Nayo naman is parang more on talent yun eh. Kaya siguro ngayon talented. Tapos, ito is, kung makikita nyo sa screen, merong 1, 2, 3, 4, 5. Limang pagpipilian ng pangalan. It's E-Ayun, E-Juyun, E-Hayun, E-Nakyong, E-Nare. So, nung hindi pa talaga nanganak, hindi pa ako nanganak, akala ko hindi nabibili ng pangalan. Kasi isip ko, mas maganda din yung Hayun. Hayun, para lahat sila yun. Nayun, Duyun, para parehas na ba? Kaya isip ko, Hayun na lang ipangalan. Kasi iyan din yung suggest ng sister-in-law ko nung nabuntis ako. Yung reaction na talaga is, yung pangalan daw is, baka Kayun or Hayun, ganon. So, ako, mas maganda yung Hayun. Hayun, nung bunis pa lang ako ha, na nalaman nung, di ba, may pa, ano tayo, nung sinabi ko sila nga buntis nga ako, ayun. So, iniisip ko na Hayun yung name, Hayun yung ipapangalan namin at hindi na kami bibili nga ng pangalan. Tapos dito pala is kailangan pa rin kasi nga syempre kailan pinanganak, anong oras pinanganak, hapon ba, umaga, gabi, ganun. So,
iha yun, pasok naman siya sa banga. Nandito naman siya iha yun. Kaso lang yung meaning niya kasi is, sa tsupuhan niya yung parang fortune niya is good lang yung nakalagay. So, naisip ko na iha yun na lang. Hindi naman ako, yung asawa ko din, parang napag-agreehan namin. Iha yung meaning din niya is yung nupul a, parang mataas. Tapos, hitpit yun. Ayun, sunlight, sun. Diba, yung alam niyo naman yung araw, ganun. Tapos, azuchum. So, maganda, very good. Ayan, so, yan yung naisip namin na pangalan. Kasi pag iju yun, parang lalaki. Pag iha yun nga, okay sana, kaso lang yung ano niya is good lang. So, dun tayo sa very good. Tapos, inakyong, parang nakyong, parang kasi siyang ano, parang Chinese, nakyong, ganun. Okay, inare, maganda din sana yung nare, kaya lang sabi ko, yun nga, parehas, dapat sila pareha ng yun, do yun, na yun, ha yun, para hindi na kayo malito, diba? Oh. Di pala ha yun, a yun. Diba? Do yun, na yun, a yun. Okay, so alam niyo na yung pangalan ng ating baby number 3. Welcome to the world, Miss E. Ayun! Diba? Tulog. Tulog lang siya. Ganyan na siya. Sa usapang ayuda naman, so dahil na-register ng asawa ko is 20. Anong 20 ba? Oo, anong 20 hapon na nga yun. Alas 5. Alas 5 yun. So 20. Tapos, noong 23, is meron nga nag-message na ayuda. Ito na yung ayudang malaki. Pero hindi namin ito talaga expect, no? Thank you naman. Hindi naman kami din, kumbaga, nagsalig sa Korean government na yung mga ayuda-ayuda. Pero thank you kasi meron yung mga ganyan nga ngayon. Lalo na nga, di ba, maliit lang yung birth rate talaga ngayon ng Korea. So, marami silang mga paayuda, pero since mas maganda yung mga malalaking ayuda talaga is nandun talaga sa ano, parang province, ganun. Pero dito, ayun, nagulat din kami kasi talagang meron. Nagkakalaga siya ng 2 million. So yung 2 million is nasa mga 80,000 yun, pesos, no? 80,000 pesos. So, yun pera na gagamitin mo sa Mart, kung saan ka pupunta, magagamit mo siya kahit saan within 1 year. So, ayan yung nakalagay dyan. Ilyon kaji, sayong. Yung sayong kiga niya. Ang isang taon lang mo siya magagamit. So, pag may nasobra, pero wala na yung masusobra. So, kahit saan, pwede mo siya magamit, no? Sa mart, dyan, sa, kahit sa restaurant, pwede mo siya magamit, ganun. So, yun yung paayuda na wala namang ganun kay Nayon. Wala kaming ganun natanggap na may, ano, kahit dalawa lang yung anak, ganun din kasi si Inday Jen din na siya talaga sa kanya ko una yung narinig na ganun. Ha, talaga? Nagulat din ako. Talaga? Meron pa 2 million. Pero yun nga, yung sinabi ko yung sasawa ko, hindi pa siya naniwala kasi wala pa naman, di ba? Kasi hindi naman talaga kami nakaasa lang sa ano yung Korean government na ano. Kasi hindi naman kami nagpuntis para dyan sa Korean government, para sa ayuda, Diyos ko. Tapos yung every month naman na matatanggap ng bata, kasi dati kay Nayon, isang shipmano na sa mga 12,000, ganun. Every month yan siya, no? Hanggang mag 1 year, or hanggang hindi mo pa siya naipasok sa school. So, pag naipasok na sa school, wala na yan. So, 1 year din naipasok natin si Nayon, so wala na yun. May natatanggap lang na shipmano for 1,000 pesos is, wala, parang ano lang din yun eh, kasi sa school nila, may bayarin na din si Nayon na, ano, yukman mahigit, nasa mga 2,000 mahigit. Tapos iba pa yung pag meron silang activity sa labas, may bayad din. So parang nahuhulog lang din na yung ano, yung shipmano na instead na some shipmano na instead na 10,000 mahigit matanggap, diba? Kasi pinasok na sa school, magiging 4 na lang. Pero yung 4 na yun, parang naano lang din sa school, ganun, nababayad. Pero okay na din, no? Thank you din kasi syempre dahil din sa school na yan, mas maagang natuto yung mga bata. At ako din, may time din ako baka pag-rest ng ilang oras. So, may iba nga talaga mga nanay, pinapasok yung mga bata 8 hanggang 6 p.m. Kasi pag-working talaga yung nanay. So, sila Dayo naman is na from 9
9:30, 9:20, ganun, hanggang 4. Pag 4, nandito na yan sila sa bahay. Yung monthly ayuda, instead na nga Samship Manon, yung matanggap ngayon ng mga bagong mga pinanganak na bata ay natabunan, is Chilship Manon, nasa Chilship, 28,000, ganun. 28,000 hanggang hindi mo pa yan ay pasok sa school. Hanggang 1 year lang pala yan. 1 year. 1 year lang daw yan. Tapos, pag hindi mo pa yan ay pasok sa school, mangyayari dyan is gagawin na lang sa Chilship Manon. So, nasa mga 16,000 yun. Pero pag pinasok mo din yan sa school, wala na din yan. So, ganun. Ganun yung ayudang natanggap. Ewan ko kung merong congratulation na matatanggap, no? Sabi meron daw, pero hindi pa nga kami sure kasi wala pa namang 1 month. Wala pa namang 1 month. So, tingnan natin kung ano yung meron pa bang maibigay na ano, ayuda. So, ayun lang naman yung ayuda. Pero, diba, thank you dun sa 2 million na yun. Malaking, ano na yun. Malaking, tulong na din yun, diba? Kasi, pambili mo na din ng diaper yan. At yung mga iba pang kailangan. Diba? Tapos sabi ko nga sa asawa ko, pag merong ayuda na cash is, ilagay na sa bangko. Kahit nga yung ano, ngayong sa ano, sabi ko, dapat sa akin, sabi ko sa akin mo yun ipangalan para ako na magdidirekta sa bangko niyan. Kasi yung asawa ko makakalimutin, eh kailangan papaalalahanin na ganun. So, unlike sa akin, ako na bahala dyan. Tatakbo ko na yan, charot. Sabi ko na pag natanggap yung every month sa ano, sa mga bata is, ganitong portion ibigay mo sa akin. So, lagi ko siyang papaalahanan talaga para mailagay ko nga sa bangko ni Ayon. Since wala pa kaming ano, sa bangko muna ni Ayon ilalagay. At least, pag mag-open ng bank account kay Ayon, meron ng laman. So, di ba nakakatuwa lang na meron tayong malagay agad. So, that's it for today's vlog. So, sa mga tanong nyo, i-drop nyo lang dyan below. Comment na lang dyan kasi magagawa din ako ng content ng ating birth vlog Q&A. Kasi meron mga tanong doon na sasagutin ko na lang din sa isang vlog, no? Habang natutulog yan, may tupihin tayo, o di ba? Productive yung buhay natin. May na-vlog pa tayo. Nakakachika ko kayo, di ba? So, anyang everyone, o diba? Tapos yung vlog din natin. Ay, tapos din yung ano natin, o. Anyang. Diba? Rock.